Zombie apocalypse. Nandito pala si Kuya Panda, Kuya Shin. Ay, of course, of course. Gabay din siyempre para sa Onyx dito, mga kaibigan. Nasa drop na po tayo. Let's go! Alam mo, konting insight lang tungkol kay Coach Panda, Kuya Shin. Ito kasing Archangel kahapon, yung sister team nila, nanalo against sa Signal Ultra. Solid nga eh. Solid. Kumbaga, ang next project ngayon ni Coach Panda, mapanalo yung Onyx. Kasi kumbaga, ang ginawa ni Coach Panda, ang nangyari, ni-research niya na lahat ng mga team. Gumawa siya ng thesis, tapos binainder niya lahat. Binainder niya. Pinaprint niya. 50 pesos print, binder mo to, sinalex. Tapos yun, basang-basa niya ngayon yung mga team. Kaya tignan natin kung ano may atin ni Coach Panda. Ang problema kasi, si Coach Panda, siya yung thesis partner mo na siya lang gumagawa lahat. Mahirap yun sa thesis group mo. Diba? Kailangan yung thesis group nyo involved din dun sa thesis kasi yung iba minsan taga-submit na lang eh. Oo, yung iba nga taga-provide na lang ng bahay eh. Yung parang, oy, saan yung thesis yung gagawin? Dito sa bahay dito namin. Sa amin, guys, ako bahala sa bahay, sa juice, pagkain, sa juice. Na lang. Gawin nyo yung thesis. May ganun eh. Hataw. Yung sponsor. Okay, sige, diretso na tayo sa drop, mga kaibigan. Kaya Limor na tinanggal dito. Kaya, sinagot naman ng show dito ng SGD. Limor na nga alisin ngayon ng Onyx, yun yung medyo kakaibang band dito, mga kaibigan. So they may want to protect the likes of Akari, you know, someone that can easily be touched by the Limor, even siguro yung Kimi dito. Pero so far, hindi natin sila nakikita ngayon. Yung Kimi ay nasa kamay ng SGD Omega. Binan nila yung Tamus din. Now, ang priority ng Onyx lagi talaga, no? Basta sa EA squad, basta Onyx, Grock yung una. Grock Lesnar. Question, tamo, respect ban pa nga sila sa show dito. Tsaka kung papansinin mo, paring Shinbu, pinili nilang Lunox Kimi, ang double gunner combination, isang shotgun, isang machine gun. Question, samahan mo pa ng crowd control. Ang pwedeng gawin nila dito, kay Kuya Panda, counter to sa Harit kasi kapag nagzaman po siyang Harit, ang gagawin dito ni Akai. Ni Akai. Ikutan niya lang, tutulak niya yung Harit. Luluwa, no? Luluwa. You cannot really necessarily lock down the Harit. Pero, basta mailayo mo lang, matanggal mo siya sa auto at sa resets niya. Doon sa cooldown resets niya. Malaking bagay na. Ang interesting dito is yung priority ng SGD Omega that they really want to secure the mages now. There's actually a new message sa meta po natin, mga kaibigan. Kasi usually sa first picks natin, inuuna muna yung mga tanks. Mga tankers. Minotaur. Ngayon lang po ako nakakita ng first rotation muli na yung Minotaur hindi nakalusot. Hindi nakalusot naman. Nakarating na siya ngayon dito sa second rotation ng bans natin. And of course, ang bina naman dito ng SGD Omega would be the Claude, knowing na na lang magiging option dito, pero may Lunox sila, meron silang Kimi, kung palitan lang ng DPS, mas lamang yung SGD. Mas lamang yung SGD, kung papansinin mo pa dito, Kuya Shin, na kumuha sila dito ng ng Beleric, si Boy Halaman, sakto may halaman tayo dito. Ay, naku, si Joaquin Phoenix, si Joaquin Phoenix. Bibili si Kufra. Si Signal Kufra. Signal Kufra, Di pa naman nilalakin. Hayabusa ang gusto. Alam natin sa bagong meta ngayon, sino yung tatlo, Kadita, Guinevere, at Signal Kufra. At Signal Kufra. Pero ito, mainit yung Hayabusa. Good answer to, parang Shinbu sa Kimi. Kasi kahit saan pumunta yung Kimi dyan, as long na nahabot siya ng Hayabusa, pwedeng-pwede siya mayatap. And of course, once the BOD, kahit nga hindi naka-endless battle, BOD lang, tas maybe a component of the endless battle. Gucci na, Gucci na. Pwede man burst sa Kimi, yung Hayabusa. Basta maitama yung shuriken. Pero pinalit yung Hayabusa, si Coco Martis. Si Coco Martis ang pinili dito kasama ng Lolita. Lots of crowd control ang meron ngayon sa side ng Onyx, pare ko. They have the new Minum Blast. You have the Asura's Aura. Meron ka pang Zamang Force. Oo nga. Kahit saan ka pumunta, wala kang no choice. Ito yung paborito mo. Ito yung paborito mo, Do. Yung combo ng cross ni Harit. At yung sa dulo, may pumpkin. Diba? Parang ano yun? Parang tao, nagdrawin ng tao. Parang simple. Sakto, malapit na. Speaking of cruise, malapit na ang question. Mahal na araw. Oo, no? Sana makapagnilay-nilay tayo. Diyan po namin sasabihin, lagi namin kayo sinasabihan, laro lang ng laro, pero siguro dito, take time din na mag-break sa mobile ML. Minsan. Diba? Kumbaga, hindi pwedeng laging happy times. Sabi ka kay Lord na, Lord, Papa G. Konting gabay naman sa paglalaro, Papa G. Tamang stars lang, Papa G. Papa G, sana manalo man lang ako ng MPL, Papa G. Kung ganun yun, Papa G. Papa G, isa lang. Lord God. Again, ha, lagi tayong ano. Huwag natin kalimutan si Papa G. Kasi, bira lang naman may Lent season, diba? Tanda mo, Kuya Shin, pati ML, hindi nila kinakalimutan si Papa G. The biggest form of objective sa lahat. Si Lord. Si Lord. Tsaka pre. Bukod sa base, si Lord.
tayo nagbe-break time talaga tayo. Oh. Pati MPL will also go on a break. Of course, in respect to the Lent season. Oo, so, kayo din guys, kayo din, di ba? Kami nga, tinan mo, galing nga lang kami sa ani. Kasi mo galing sa beach ako, galing ako sa... sa cardio. Sa cardio, sa cardio Manila Dali, Bay. Sa Manila Bay. Sa Manila Bay. Ah, ibigan. Taga Manila rin naman ako. Ah, tama, tama, tama. Boy ni, ano, boy ni Mayor Atchensa. Oo, oh, pero alas na siya doon. Okay, ato na tayo sa game, mga kaibigan. Land of Dawn! Eto na, eto na. Game 1, ng best of 3 series, Onage Archangel. Pakilala ko na ang Onage dito, Kuya Shin, si Pusake, nang gagamit ngayon ng side, ng Grak Lembot, ang Hellcourt, Bimo, ang Lolita, si KTD, ang Martis, at si Exhort, ang gagamit ng Harit dito. Habang sa kupuna na pula ay ang Archangel na. SGD, SGD, SGD. Ay, oo nga, SGD, no. SGD, oh. SGD Omega, oh. Oh, SGD, oh, yeah. we're gonna have that one, be correct. Oh. Sa kupuna na pula ay ang SGD Omega, Dale the Lucir for the Lunox, Kart, si Unikimi, Lexatir na, syempre, sa Akai, Hit Hero, mga kaibigan, para naman, kay Willeri, si Unikimi, Yawi, tsaka Levi, Osuna. Aljus! Nasaay ko ba? Hulikams. Feeling ko hulikams eh. Oo. Okay, okay. Wala pa naman first blood. Pero ito po yan, SGD po yung kanan. Yan. Medyo ano lang, medyo papalitan yan. Pero ito na, si Levi mukhang nahihiraman siya mag-farm dito. Kasi alam mo naman ang kapangyarihan ng Aldo. Farm game. Sige. Ay, naku! Sinundot! Hindi nung full stack sundot syempre ng kanyang Deadly Poison Stinger pero hindi nila i-commit sa dark. Oh, may respeto niyan. Respeto, oh, respeto lang. Respeto. Grabe naman yung mga instant transition natin. Hindi mo alam kung replay o pupunta sa atin eh. Oh, sino magla- unahan tayo eh. Unahan direct. Pero okay, so multiple wizard boots and hindi man multiple, it's actually one of each from these two wizard teams boots, yeah. Oh. Pero Fuzaken has an early access now to the swiftness boots which is actually skills really well. Napakaganda. Para sa Grok, alam natin yan. Tsaka pa, ito Kuya Shin ha, napakabilis ng mga boots swap nila dito, wala pang 1 minute 30 na. Mga easy nila, no? So for sure, medyo ano to, medyo... matagal na bakbakan to. One, ang mangyayari pwede dito sa late game, one clash to rule them all na naman. Pero meanwhile, nagkaroon tayo ng Lord attempt dito mula kay Kuya Exhort. Almost at level 5. Napakabilis. Of course, with the help of the blue buff na rin, parang Shinbu, sino makakuha nito? Instant item para kay Kuya Exhort. At wala nga ang contest na magagaling mula sa SGD Omega. Ang kanilang approach, iti-trade yung top lane at baka may shove pa dito sa mid lane. Actually, hindi. Death brush ang gagawin nila. Oh, on this mid lane? Hindi, pinakita ni Dale Dalus ang sarili niya. Medyo weird, ha? Medyo weird. Nagpatama siya kay Exhort. Nag-setup sila gusto para magpakita. Gusto nila ng jebaited technique. At hindi pa rin na-shoot up. Pero Kuya Shin, kung isipin mo, late game dito, parang nasa side ng SG Omega dahil sa Aldo, tsaka sa Lunox, tsaka sa Kiminanawa. Ay, grabe! Espada ni Panday! Yapi, tinatakan, di ba? Yun ang nagmarka sa puntod dito ni Levi. Para siyang inano dun, eh, no? Kuya Shin, inano yung sa mga fraternity. Ah, ano? Oh, pinadel, no? Pinadel. Oh. Musgan? Pak! Diba? Sa palo lang. Speaking of fraternity sa mga schools, alam nyo, minsan wag kayong sasali sa mga ganyan kapag hindi official. Tanda. Ah, yun, no? Oh. Yung siguro, may again, ano, bagi na kasi ng tradition eh. Some schools are even built, you know, some of the foundations are built actually on those fraternities din naman. Pero, ayun mga Bobby Tricks. Ang gusto ko lang sabihin, question. Isipin ng mabuti. Isipin ng mabuti. Make the proper considerations, ganyan. Hindi pwedeng dyan lang kayo nasasaktan. Doy, may mga fraternities na nagpapa-ML tournament. Oo, mahinit yun. Si ISO 2, I think. Oo, mahinit yun. So, sa mga brads dyan, mga kaibigan. Sa mga brads natin dyan, Happy Summer! Tsaka alam natin naman yung full purpose ng mga fraternities eh. It's about community service, di ba? Oo naman. Servisyo pa rin sa komunidad yan. Basta hindi nakakalimutan, walang problema. Totoo yan. Siyempre, yung mga teams natin serves as fraternity na rin kasi brotherhood. Speaking of brotherhood, pare, basag na ang both of the towers dito. Sa bottom lane at sa top lane, parehas namang ang dalawang teams. Sige. Four-man rotation, magagaling dito sa SGD Omega. Tingnan natin dito, brotherhood, si Lex ang ama. Kasama yung mga anak niya. Lex Aterna, getting the check in the clip here. Papunta dito kay Lembot. Grabe yung ikutan dito ng dalawang teams. Pare, apat dapat pares dalawa. Alam natin eh, para surety yung kill. Ang tanong dito is, will they be able to stop the go for the push dito onto the mid lane inner turret? No, they won't, but the collapse will happen here para kay Bimo. Nako, pero naglagay dito ng nature shield, pare ko, wala silang damage yan. Di pwede yan. Tignan mo yung buhay nga dito, yung pangalan dito ni Beleric. Hit. Parang malapit na sa health yun eh. Oo nga, isang letra na lang. Exacto, binibigyan ng Beleric, health din. Pero si Kai, slider. Speaking of Elo, slider. Slider, Lembot here, making the scratch papunta kay Carl Z.
For the most part, mga kaibigan, siguro yan, may mga nakukuha ng torre dito sa game natin. Pero this still very close in a sense that both of these two teams are dodging each other, trading objectives, at lagi, pansin ko lang nahuhuli sila yung bot dito. Oh, for the most part, may ibang campaigns na hindi siya nakompleto, pero 1-2-0 na ang KDA niya. Pero ang maganda nangyayari dito, pare ko, yeah, sa si Lembot, nawawala ng lakas. Kasi dapang na namamatay ka, yung onting segundo na nagtitik, hindi ka makakapag-farm yung mga 47-47 na imbis na nalalasit mo. Madidelay yung item mo. Iba ang mobile ML sa ibang mga MOBA. Kasi talaga yung mga segundo na nawawala dito, malaking bagay. Malaking bagay. Ang timers ng ML. Tanda mo, Diyos ko, pag na-late ang iyong endless battle, o kaya yung bloodlust axe mo bilang Hellcurt, parang tagilid na yung vapor mo. Ikaw yung may end. Wala kang battle. Pero sabi dito ng ONH, teka, ibabattle natin dito sa bottom lane. Maganda ang kanilang crowd control question. Hinara. Security po. Pero tignan mo yung mid, ha? Gera yan. Uy! Shotgun! Pitik. Emblems! My burn! Pero ito, na-burn yung tatlo, Bobby Tricks! Grabe naman yung ultimate dito ni Grock. Tatlo ang nakuha pero mukhang hindi mailap. Dito ngayon si Lex Eternata, heal siya yung match-check ng dalawa. Kaagad mula sa AAO. Hindi mailap pero hinalagilap, Kweshin. Hinalagilap. Ang grabe yung sagasa. Yapi. Ang bumangga, sagasa, man. Yun na nga, of course, mad props there from Fusaken on making that play. Right now, AAO is looking in a clear... Maybe a good victory here if they're able to take this inhibitor, trying to dodge the hits mula kay Kanzi. Isang tira na stun. May Levi naman ikalawa. Goes for the stun na. Jump tignan natin jump yung back. Kanyang actually soul steal pero mukhang hindi may go-commit dito. Health, rather hit. Grabe casting that ultimate at least to fill first teammates. Tuloy pa rin. Pero grabe yung sagasa na ginagawa dito nung rock ni Kuya Pusakin, pare. Oy, pero ito pinayblade yung dalawa. Pero Kuya yung damage nasaan na? Yun ang tanong. Si Dale Talos lumapit sa araw. Tinatakan ng halimaw na ultimate dito. Nang Lolita pinaalam mismo din ni Lex Eterna. We got two members here getting destroyed. Make that three na pinalit sa isa ng Onage. Onage with the place. Eto na ata, nakainom ata sila ng vitamin D, Kuya, Kuya Shin. Sininagan. Kumbaga na sinaga na sila ng araw, na nakita na nila ang liwanag. Kahit papaano lumalamang dito ang side ng Onage, mga kaibigan, sa mga last clashes natin. Pero tignan mo yung pera, Kuya Shin. 300 pesos lang ang kalamangan dito ng Onage. Susko, kulang pa yung pambudget ng team. Oo, totoo. Diba, kamay? Totoo. 300 pesos. Diyos ko. Mamihan lang yan. Wala pang gulaman. Mamihan lang yan. Ano yung mamihan lang yan? Ano lang yan? Budget meals lang. Oo. So, ibig sabihin, konti lang po yung gold lead dito na kung sino mang team mamahatim nyo na parang may lamang. Oo. But the thing here is that... Eto kasi, Kuya Shin, kaya lumalamang yung Onage. Pangbugbugan talaga yung question nila. Kumbaga, pagsama-sama puwersa. Oo. Divided we stand. United we stand, divided we pull sila dito. Sa totoo nga, hindi na ganun katatak yung ultimate ni Bimo dito ng Lolita. Ay, oo. Kasi sobrang solid na nga nung ultimate lang, kahit kay Fusaken pa lang, okay na. Pero imagine mo talaga if we see a stellar Numinon Blast in this game. A little bit different story. Sinasabi natin, SD Omega yung may late game, pero again, with discontinuous teamfights, ha, isa pang panalo ng Onage, hindi na maganda. Pare, mas gusto ko ibigay kay Fusaken dito yung kakaibay. Mahirap mag-wild charge ng Grock, nang nakaharang na ganyan. Tapos tatluhan pa. Tatlo pa nakuha niya kanina. Kumbaga parang niyang sinusumo lahat na lahat ng kalaban niya, bamba. Tapos pag nangyayari yun, kapag na-wild charge niya yung tatlo, masasaman force, tapos masisynchro vision. Sulit yung first pick. Oo. Sulit yung first pick sa Grock. Grock wins. And the thing here is even Levi is not even given any opportunity to actually show himself onto the side lanes kasi for the most part, AAO has been rotating on this jungle side. Alam naman natin na yun yung panganib para sa Aldous dito. Ngayon hindi, kanina pa naglalakad yung Aldous na yan, hindi siya nakaka-stop. Eto na naman si Pusakin, flex me! Flex. Easy lang kayo dyan, pag kayo na ultimation na naman. Nilagyan ang puntod. Pumapampake pa sa puntod eh, Pumiflex, Kuya Shin. Actually, kulang na lang doon. Pwede itong Grock natin, alam mo yun, na kapitan ng kampanya. Parang pag yung kanyang, yung kanyang Guardians Barrier, may poster na kumakandidato. May poster na mga malapit na pala ang eleksyon, Kuya Shin. Happy. Vote wisely. Pwede. Totoo yan. Vote wisely, pag wala kayong mapili. ML. Pero tingin ko kailangan niyo pa rin bumoto. Tandaan niyo. Exercise the right to vote. Exercise the right to vote. Ano yan? Freedom. At kayo, mga Bobby Tricks, daan-daan lang din sa pagboto. Hindi porke nagpapa-tournament ng ML. Boboto niyo na. Totoo yan. Hindi naman sa mga Bobby Tricks. Masaya yun. Masaya. We love that. Pero
iba, maraming aspeto, maraming pang responsibilidad ang isang politician aside from aside from tournament. Feeling ko si Lex tatakbo bilang mayor eh. Ay nako si Lex. Oo, madami boboto diyan kay Lex. Kay Lex. Best ano yan? Mayor ng ano? Ewan ko siya. Muntin lupa. Basta napakadaming ano niya, daming pansyan ni Kuya Lex. Pero speaking of fans, mukhang fan nga ni Lord ang side ng ONH dito because they are now si, attempting it. Alam mo si Doggy, pag yung kumandidato, iboboto yun eh. Kahit yung kanyang kampanya, kukurokatin ko kayo. Kukurokot siya. Yung kampanya niya, wala kayo. Wala ako, pero mukhang magkakawalaan dito. Nagkawala-wala na nga talaga, mga kaibigan. Isang cruise sa baybang ng gitna. But it's gonna be the collapse of the Levi. And it's gonna be die. Ying here, eat this game. Of course, Lunox also gets the checkout of the grot. So, 1-for-1 lang ang kanilang palitan. Pare ko, yung Maze Combs para sa SGD Omega. Hindi nila alam kung maglo-lord ba or magte-take pa sila ng fight. At dahil dyan, mag-isa pumasok si Aldo. Ngayon pa lang na po yung endless battle. Yun pero lang. Alam mo, medyo mainit pa rin eh. Ang sakit pa rin ng DPS eh. Yes, yes. Deadly Poison Stinger. Kasi naman talaga, pag na-pre-stack mo talaga yan, and you make the jump with the silence, there's the big burst mula doon sa Deadly Poison Stinger. No, so, for actually on other players, okay pa yung ano yung bilis ng endless battle dito. Pero I think may factor doon yung mga campaigns na ginawa ng SGD Omega nung simula. Kaya naman hindi ganun talaga kaaga or tuloy-tuloy yung pagkakuha ng mga items dito ni Lembot. Ngayon pa lang endless battle din. Ngayon pa lang, pero ang nangyayari dito, pare, sa mga nangyayaring clash, hindi malaman ng SGD Omega kung go ba o out kasi medyo protect na ano sila eh. Yeah. Low-key protect na Kimi technique sila, pare ko. Eto na, Tremble. Inasuras Ara. Another pick-up na naman, pare ko. And of course, contract explosion kasi kulang din naman talaga yung shield doon kahit may stun na tumama sa mga membro ngayon ng AEO. Mag-isa lang talaga. Si Aljus dito. Walang makunat sa lima. Walang makunat sa lima. Matanda mo, walang malakas sa marami. Ang gusto lang ng marami yung mga tumatakbo. Oo, tama daw. Pero sila makarami. Naku, huli ata ang gulay dito. Inismana, mga kaibigan. Iniwa yung gulay. Iniwa. Oy, grabe, umikot-ikot dito si Kuya Lex. Pero wala, inikutan ang hangin. Nahuli sila dito ni Kuya, ni Kuya Lolita. Yabi, parang electric fan lang. Kamil kumaga. Uy, tapos naging Holland dito bigla. Siyempre yung Lunox hinarang na. Dahil mamamatay, ganda ng harang doon. Grabe, ang harang na daan. Aiden, Kuya Shin. Kumbaga, ano siya, sa antidote, naharang. Naharang. Naharang, men! Naharang. Naharang. Naharang na naman sa'yo, kapoy. At of course, at least should be enough. Actually, the hostility from SGD Omega ay actually sobrang man in a sense that ONH would think twice on taking the Lord. Ang lupit ni ano dito, men. Ang lupit kung magupit ni Kuya Pusakin dito. Grabe yung ano niya. Yung guard, no? Grabe yung ano niya dito, men. Grabbers. Kanina yung harang niya, parang ano lang eh. Ambalang eh. Ambalang kayo. Ngayon, isipin mo ang hinaharangan niya. Lunox. Na naka-order naka ultimate. Naka-order o ba, no? Oo, order yung, brilliance. Yung ano niya. Order brilliance. Yung Holland, no? Oo, yung Holland. Hindi ko di dapat natatarget yun eh, pero nakarangan niya. Pero oo, kakaiba yun. Pero mo, anghel yun. Ang anghel hindi natatarget. San Telmo yun. Oo, San Telmo yun. Na nakukita mo lang si Grak, yung nagpipicture ka. Si Grak lang ang nakakagawa. Oh, ito pa, pumiplex. Flexing. Huli yung Otlum eh, no? Hinuli ni Pusakin. Ito. Ito kanina pa nila dinaambahan to si Lord. Pero ayan siya, yung Lord na pwede mo nang ilaban ngayon. Dave Dalusir, meron niyang Chaos Darkening Ultimate and he's gonna be positioning himself into the middle. Gonna be using that ultimate as well. Pero it's gonna be the Kimi saying goodbye. Malaki yung drop po ngayon sa damage dito ng SGD Omega doon. And now the Lord is secured by Lambo. Ay, patay ata si Martis dito at si Hit ang naghahabol. Double kill para kay Lunox. Pero again, yung Lord ay napunta sa blue side, Kuya Shin. AAO, ladies and gentlemen, kapalit ang dalawa mismo dito sa kanila lang mga teammates. Sa sobrang init ng laban na to, parang gusto ko uminom ng milk tea na kukunin ni Madam Yuko at ibigay ko sa kanya ang pera dahil nasa baba na. Tamang-tama yun. Actually, hindi nga instruction yun eh. Kumbaga nasabi mo lang. Oo, nasabi ko lang. 11-8 dito sa ating laro. Teka lang, mamaya. Malapit ka. Next level, guys. Shoutout tayo dito sa laro level. Dahil dalus na naman na naiwan yung Lunox dito. L4 lagot. Pero tingnan natin doon. Pasok. Ngayon, yung ultimate ng Harit na naman. Dahil dalus gets check. It's still Pusakin. 216. Wasakin kung sinong nasa harap ng AAO. Oh, pero mamamatay ang Lord dito, pare. Apat ang kalamangan ng ONH at may split push pa na nangyayari sa buong mapa. Ito na ata, Kuya Shin. Nakapagdasal na sila ng 10 ama namin. Dito na, clear ang lamang ni AAO. Grabe naman yung credentials ni Coach Panda. Grabe talaga, Panda wins games. Biglang. Sakto pa naman yung milk tea natin. Panda milk tea. Yung mga ganong... Parang mga preparation is real eh, no? Feeling ko. Feeling ko si Coach Panda, dinedicate niya na yung buhay niya sa Ice Agent. Napanood niya na eh. Sabi niya, in-interview siya,
I would take my talents to Archangel. Oo, kumbaga, sabi nga kay General Luna, eh, tinapon na ang sarili sa kawalan. Oo. Kumbaga, dinedicate na. Ang, kung hindi mo ma-dedicate ang sarili mo sa bayan, i-dedicate mo yung sarili mo sa ML. Kumbaga, oo, kumbaga tamang pindutan kasi lang. Kasi dito sa MPL, may 5 million eh. Ay, oo. Totoo, pipindut-pindut ka lang, 5 million na eh. Diba? No? Diba? Nako, first time ko nakita SGD Omega sa gintong sitwasyon, Kweshin. Oo nga. Sila ang nasa comeback, ano, comeback mechanics. Yapi, yapi. And right now, SGD Omega, the problem here is that, again, they have a composition na scaling for the late game. That's about scaling for the late game composition needs a lot of resources. But they can only rely on those minion waves na lumalapit sa base nila. Pero ang problema, mamaya yung mga minion na yan, may kasama. May kasama. Mga orange. At saka ang hirap kasi dito sa lineup ng SGD Omega, pare, single target skills. So kumbaga, kapag walang kapag Pepperman may mahuli sila, sige, may Hurricane Dancer sila, isa-isa lang mababurst nila. Eh ang nangyari dito sa Onage, hiwa-hiwalay sila din, tsaka sila papasok ng sama-sama kapag nakita nila nagbaback na yung SGD Omega. Grabe naman si ano, gusto kita na mapusakin kahit na mali. May immortality na siya at ganun nakatindi. Diba? Yung kanyang zoning capacity here, of course, pagdating dun sa base, limitado na lang yung mga terrains na pwede mong dikitan to proc your passive. But the problem there is that the immortality would give him more signal, tsaka, to be aggressive. Pare ko, kahit wala siyang mga walls dyan, pwede siya maglagay ng sarili niyang wall. And ay, look, nga, no? Look at his life, Kuya Shin. Lagpas 8K. Kada isang guhit kasi 4K eh. No, so ganun siya kakunat dito. May kasama pang Adiris Shield tas Immortality Tricks. Mm. No, kaibigan. Kailangan kumapit dito ng buong sangkalawakan ng SGD Omega. Right now, there is the two, there's one core item lead here by the side of AAO. And interestingly, Kimi made the shortcut actually. Went for the lucky strike lucky of crit items. Crit mode. Oo, nag-Circus Fury. Berserker's Fury, dalawa. Oo, dalawa. Dalawa. Actually, okay. You want to gamble onto the damage kasi you know, you want to dish out as much damage as possible. Diba? Not go for the meta. Alam naman natin na yung ano naman din dito, yung Onage naman mismo yung lalapit dito sa SGD Omega. So, batiin mo sila ng damage din. Oo nga. Pero mainit ha, yung Kimi, naka-ano na din. Si Carl C, naka-immortality. So, okay. Ano na to? 10 on 10 na to, Kweshin. Lahat ata sila, naka-immortality na eh. Guild versus guild. Oh. Guild Wars. Guild Wars. Dami nila eh. Hindi, si CKTD wala pa pala. Yep. Anyway, to consider itong game natin, guys. It's not really that much, pero as long as hindi po nakakapuso na ako ng teamfight dito yung own age, as things are getting stalled out, it is in favor of SGD Omega. Correct. Omega naman, syempre. Pero pare ko, ya, si Exhort meron na din, so tatagal ang laban natin. Yoko, sa'yo yung isa dyan. Lord, yung Lord. Ito, talaga. Pero eto na, Lord, sa baba, pare ko. Hataw sila ngayon, Susan, nagpakita na naman, pero hindi nila papatiwulan yung kanyang umiilaw na Toron. Tingnan natin ngayon dito, ganda gitna, goes for the wave clear. Nako, tabi-tabi na sila, eto na. Adapla, ano na to, Kuya Shin? XB, galawang, ano na to, it's time to group up. Yapi, no? Oh. Ano yan, may live stream din ba yan pag nagalit sila? Wala. Uy, naku, nasa likod si ano, si Kuya Aldo, nasa bandang yapi, dulo. Yapi, syempre, magpa-farm lang yan doon sa may Gedli, tapos shortcut na lang yan. Shortcut na yan ang ultimate. MRT pagitna, tingnan natin ngayon, 12-8, mga kaibigan, ang lapit lang nung ano, malapit nung lang. Kill count. Yun talaga. Namang. Tapos with this dead timer, 17 minutes in, hindi mo na pwede masabi na naman yung AAO, kung ganitong nakakalabas ng buwelo, yung mga membro ng SD Omega. We might have a deciding team fight here, guys. Pare, SGD Omega. Ngayon we can say na hindi na siya ano, hindi mo na pwedeng sabihin bien yung SGD Omega. Sinabi natin kanina bago mag-start yung game sa ganitong situation, one team fight to rule them all eh. Kung sino manalo pwede nang i-all in ng gandulo. Yun ang mangyayari dito, Kuya Shin. Oh my God, will they get that team fight that they want? That's gonna be the Lord. They're gonna be collapsing towards Fuzaken. Not really the best target. Nagkaambahan ng mga Brusco boys, pero yung Zaman Force nandito na din. Nandito on na ang kulay. Yung Zaman Force, ha? Hurricane Dancers, meron bang yuminom blast? Sinatatamaan dito, tinamaan ng tatlo. Pero mukhang napalaban sila sa Nature Shield Yabby. Ni Heat. Oh. Now, si Heat, grabe, mang sustain din ang mga membro dito ng AAO Exhort Kite Away. Tapos yun, Synchro, Chrono Dash palayo. Habang sa kabilang dako naman, hinahanap pa rin nasan si Aljus mismo. Oh my G, paring Shin, kapag cooldown ng mga ultimates ng Onage dito, wala na silang magawa at kailangan nilang mag-rotate ngayon sa Lord para kahit paano ma-reset nila yung teamfight. They went for the crits, inisip ng SGD Omega, pwede nila ihabol yung Lord, nakita nila, nag-prompt na. Is that the first Lord? Second Lord, mga kaibigan, for this game, 19 minutes in, yung game 1 natin, diin na diin. Para panoorin nyo, kung nakikita nyo to ngayon, baka may nakakalimutan kayo, share nyo yung stream. Share nyo yung stream, nyo tag yung nyo stream. Na rin kami, no, para ma-like namin. Lagyan nyo, naman. Lagyan nyo ng sharer tag yung mga pangalan nyo. Hindi pa kasi natin nakikita yung mga, ano, mamaya pwede tayo magpabate eh. Oo, tingin ko pwede.
yung mga viewers natin na nag-share balita ako, may bonus stars daw yan ipag naglalaro ng kanila. Totoo yan, pati Dayas. Sinabi ni Munton. Meron nga nagko-comment na lang ng kanilang fax na lang ng info ng account nila eh. Pero bago ko sabihin yan, oh. Steady sila dito. The Gravity collapsing here sa may bandagit na. Nako, mapanganib na Valeric na hindi nakapag-gold. Pero may immortality. Hindi pa rin. Tinamaan siya ng Sonic Boom pare at umiikot ng Silex dito. Order Brilliance being activated. Ito na ang UFO. Si Lembot, oh. Levi Lembot. One on one with a great one. Pero naiatras Levi dito na kunya yung attention ng mga member ng AAO. At nakachingas ng immortality si Levi. Buhay pa rin siyempre si Lembot. Sinong E lang mabubuhay? Parang sinumbong ni Lembot. Nagsumbong? Sa buong barangay Tibay, Kuya Shin. Yappy. Sabi niya, teka, ginugo ako ni Levi. Oh, hindi lang sa kuya eh. Binakapan ng mga tanod. Pinagsasapak-sapak, hindi ka pwede dito. Pinagpapalo. Pinagpapalo, mga kaibigan ng Arnis. Si Levi D.I.C. Ano dito? Levi dito. And that's how it's done, mga kaibigan. Barangay Onage takes this game one. Grabe, for the first time in forever. Their first victory. For the first time in forever. Mga kaibigan. Nag-research. Tatlong beses bumagsak. Panda lang pala ang punan. Panda lang pala ang punan.